Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Ngayong linggo pong ito ay ginugunita natin ang 123 taong kalayaan ng bansang Pilipinas. Mabuhay po! Kaya pag-usapan po natin ang paksa ng kalayaan. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging tunay na malaya at gaano ito kakaiba sa ating mga pag-iisip ng kalayaan na alam natin? Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan niyo po ako sa ating episode na ito ng The President's Report. Para po sa mga maraming bansa, ang kalayaan ay ang patungkol sa kasarinlan ng pamamahala, karapatan at kalayaan na gumawa ng mga pasya upang pamahalaan ang ating buhay. Marami po sa atin ang naghahangad ng kalayaan sa iba't ibang larangan ng ating buhay, tulad na lang ng kalayaan sa pagpapahayag ng ating sariling saloobin o paniniwala, o kalayaan o makawala sa problema ng pananalapi, o di kaya naman kalayaan na tugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Gayunpaman, madalas hindi natin isinasaisip ang kahihinatnan ng ating mga kalayaan sa ating pagpili. Ganito ang kwento ng ating tagapakinig na sa murang edad si Dexter Inso ay nabitag ng kasalanan dahil sa pagsunod sa sariling layaw. Pakinggan po natin ang kanyang kwento at naway maging kalakasan din po ito para sa ating lahat. Ako nga pala si Dexter Inso, 29 years of age. I came from a broken family, so lumaki ako na halos wala yung mama at papa ko. Mama ko ay nasa labas, OFW, Saipan. Tapos ang papa ko naman ay working as a chief security guard, 12 years old pataas hanggang college. Naging pariwara buhay ko. Naging rebelyoso ako dahil nga walang guidance ng parents. 12 years old, nagsimula na akong gumamit ng rugby, naging rugby boy din. Then, pumasok sa iba't ibang klaseng relasyon. Babae, lalaki. Because I keep on searching sa tamang acceptance at pagmamahal ng magulang. Kahit ano ang sinubukan ko, sigarilyo, alak, pero hindi yon naging enough para masatisfy yung pangangailangan ng puso ko. And I was so very depressed at that time na to the point na sinubukan ko magpakamatay ng 3 times. At that time, DYFR was the one na naging hold ko, naging anchor ko rin. Dahil when my pastor shared to me na when you're discouraged, kung kailangan mo ng kaibigan, or when you listen, when you want to listen to worship songs, then you can listen to the station. Yun yung DYFR. Isa sa hindi ko makakalimutan na segment sa DYFR noon is the segment Shackles. Nagtitestimony yung mga tao at sa puro pakinginig ko, na-realize na hindi lang pala ako ang may mga maluluba or heavy stories from the heart. A lot of us, even Christians, are going through tough times. And through those stories, I was encouraged to go on, to move on. And since from that point, right until now, I'm serving in a church. For those young generation, young people out there, I would just like to encourage you that death is not a reason, not a key to be free. That's the only Jesus that can help you. You got no one to talk to. Talk to Jesus. He can save you. I've been there, and it's not yet the end of everything. God is about to do something in your life that you would be filled talaga ng kanyang pag-ibig, hope, peace na sa kanya mo lang mahanap.
Life begins in knowing Jesus, my friend. So start with Him. Purihin po ang Diyos para sa kanyang kamangha-manghang biyaya sa buhay ni Dexter. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galacia, Kabanatang 5, Talatang 1, sa wakas ay mayroon tayong kalayaan sapagkat pinalaya tayo ni Jesucristo. Dapat nating isapuso ang katotohanan ito at matatag na tumanggi sa pagkaalipin ng ating nakaraan. Sa ating pagsunod kay Jesucristo, ang kanyang kapangyarihan po ang siyang mag-aalis ng mga makasalanang gawi at makasalanang saloobin at ugali na dati nangingibabaw sa ating buhay. Ito ang totoong kalayaan. Sa talatang 13, sinabi din ni Apostol Pablo ang layunin ng kalayaan ito. Sapagkat kayo ay tinawag na mamuhay sa kalayaan, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang magkasala. Sa halip, gamitin ninyo ang kalayaan upang makapaglingkod sa isa't isa ng may pag-ibig. Nawa po ang mensaheng ito ay tumimo sa inyong puso bilang gabay sa inyong buhay. Ngayon, tulad ni Dexter, kung nanalig ka kay Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, bilang tugon mo sa broadcast ng FEBC, at kung napasigla ka habang nakikinig ka ng mga programa natin, gusto rin po naming marinig ang inyong kwento. Kaya naman, sigurado ako na ito po'y magiging isang pagpapala po sa ating lahat, lalo na po sa mga dumaraan din sa mga pagsubok tulad ng inyong nararanasan. Huwag po kayong mag-atubili at makipag-ugnayan po kayo sa amin sa Facebook o di kaya naman magpadala po kayo ng email sa info@febc.ph. Naku, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para po sa The President's Report. Lagi po kayong mag-ingat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.